Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Holy Dome, mga ganita! Magtago kayo, dali, magtago kayo! Andiyan na siya! Andiyan na siya! Andiyan na! Tago! Tago kay Chan! Kay Chan! Dali! Katago na lang kayo kay Chan dyan! Sige! Andiyan na siya eh! Andiyan na! Pagbilang kong tatlo na at naw na kayo. Isa, dalawa, tatlo. Eto na naman pong video na napapanood ninyo ay viral na naman po at trending sa social media na kung saan napakarami na naman pong masasabi o nasabi na po yung mga basher at syempre yung mga true-blooded Aldab Nation. Bago natin pag-usapan yan mga ka-Aldab, eh pumunta po muna tayo kay Pauling, kay Pokwang at kay Ria Taide. Marami pong nagko-comment sa akin, Mr. Destiny, totoo ba na kasama ni Pauling si Ria sa TV5 na magaganap at sa bagong sitcom nila? Pakipaliwanag mo nga at sabihin mo kung bakit napapayag na magkasama. Sa mga tao pong nagtatanong sa akin, lalo na po sa mga followers ko at sa mga taong gustong malaman kung ano nga po ba talaga, well mga ka-Aldab, pasensya na po kayo, nagkumukuha pa ako ng mga impormasyon dahil kapopost lang naman po kahapon ni Pauling na kung sino yung makakasama niya sa kanyang sitcom sa TV5. Pero bago po yan, syempre kailangan po natin makakuha ng mga impormasyon kung bakit nga po ba napapayag si Pauling, kung anong po yung dahilan, hindi po ba? Medyo, kasi mga ka-Aldab, pagpunto natin dyan, medyo may sama ng loob itong si Ria sa ABS-CBN. Alam nyo naman po, baka ikwento niya. Well, hindi ko naman po sa sinasabing may pagkakamali po si Pauling sa pagsama niya. Baka may mga pagkakataon pong may ibubulgar si Ria kung sino nga po ba talaga yung taong nasa likod ng pambabas o pagpapakalat ng mga fake news. Yan po natin malalaman dahil alam po naman ng lahat kung gaano kadami ng issue na ibinato ni Ria Taide tungkol sa Aldab. Kaya dito lang po kayo tututok para malaman ninyo. Sa ngayon, mga ka-Aldab, nag-iipon pa ako. Although may mga narinig na po kayo, pero mas maganda po yung detalyado, hindi po ba? Gaya nga po ng laging sinasabi ninyo, eh, maghanap ka muna, Mr. Destiny, ng video, ebidensya, bago ka maglagay o bago ka mag-vlogs para yung mga followers mo at yung mga taong napapadaan sa channel mo, eh, hindi mauumay sa ipapakita mo. Well, tama naman po sila. Gaya nga po ng sinasabi ninyo, etong video ang pag-uusapan natin. Dito mga ka-Aldab, sa video na napanood ninyo at sa picture na nakikita nyo, ito po yung gustong-gusto natin kay Tisol. Na simula umpisa ng Kalye Serye, eh nakita na po natin kung tawagin nga po ay Boy Bakod at Boy Alalay. Boy Alalay, strike again. Ito mga ka-Aldab yung patunay na pagdating po sa dalawa, wala na pong social distancing, hindi po ba? Na mahigpit na ipinatutupad ng management. Pero siyempre, gaya nga po ng hindi inaasahang pagkakataon, may mga ganito po tayong nakukunan. Kumbaga, ito po ang pinakamagandang photos na talagang makikita mo kung gaano po inalalayan ni Tisoy si Mengay. Na literal pa, hindi po ba? At may video pa. Ngayon mga ka-Aldab, eto sandamakmak po na komento, pabor po sa Aldab Nation, na tuwan-tuwa po sila na talagang pinasasaya nila yung mga mamis, mga senior, mga dabber gods. Pero pagdating po daw sa mga basher, mga bitter, mga talagang kurimaw, eh reklamo na naman reklamo na naman mga ka-Aldab. Kaya so hindi daw sinusunod ng dalawa
Keso talagang ganito raw yung ginagawa. Nawala na raw social distancing pa, naghahawakan pa raw. Sila lang daw po yung matitigas ang ulo. Well, siyempre mga kaldab, sa totoo lang po, kung ako tatanungin nyo, ay talaga naman pong yung mga mulats at mga bitter, si Tisoy lang at si Mengay. Tama naman po sila. Bukod gila Mengay at Tisoy, sino nga po ba ang madalas nyong makitang kaakbay-akbay? Hindi po ba? May mga pagkakataon mga kaldab na talagang pagdating po sa kanilang dalawa lang, wala po talagang social distancing. Diyan po gigil na gigil yung mga taong talagang sila lang po yung binabantayan. Sila lang po yung gustong pag-usapan. Kumbaga, pag nakikitang may mali, agad-agad pong magko-comment sa social media. Bakit ganun mga kaldab? Hindi po ba sila masaya dahil nga po maraming napapasaya ang pamilya nun hal. Siyempre, isa na po yan yung Aldab Nation. Kaya nga mga kaldab, kapag ka may mga ganito tayong ebidensya at resibo, eh talaga naman pong dapat lang ipakita. Dapat lang po na ibigay sa mga true-blooded Aldab Nation ang buong katotohanan at istorya na hindi lang po Aldab Nation ang nagbabasa at kumbaga nagbibigay ng mga magandang comment. May mga bad comment din po na hindi po talaga mawawala. Nasa parte na po talaga yan ng showbiz, lalo na po sa Instagram, Twitter, Facebook na gumagawa po talaga ng issue. Masakit pero yan po yung buong katotohanan, hindi po ba? Well, puntahan naman natin ang bawal ang judgmental. Well, itong picture na to mga kaaldab, talagang siguro napanood niyan sa Itbulaga kanina, ang bawal ang judgmental. Na kung saan mga kaaldab, eh siguro naman pumatakdi ng konti ang inyong luha. Kumbaga, mararamdaman mo na talagang yung segment na yon eh may iyak ka. Kumbaga yung sakit na dinulot doon sa mga taong nawala ng minamahal. Siyempre mga kaaldab, kahit naman po sino may mga pagkakataong ganyan. At kung titignan nyo naman po si Tisoy at si Mengay, ramdam na ramdam mo sa mga mata nila yung mga sakit ng mga talagang nararamdaman po ng mga choices, hindi po ba? Ito lang yung patunay natin mga kaaldab. Nasa puntong yan, kapag ka seryoso, eh talagang seryoso. Kapag pakwela, eh talagang kwela. Hindi po ba? Hindi naman po sinasabi, mali po naman na puro papakilig lang po raw yung ginagawa ng dalawa. Keso pinapaano lang daw po yung mga fans, lagi daw pinapaasa. Ngayon yung sa akin sabihin yan, hindi po ba, na naging seryoso. Ito mga kaaldab kasi, yung mga taong hanggang ngayon ay bulag sa katotohanan. Yung hindi po talaga nila kaya o ayaw po kanilang tanggapin na mag-asawa na nga po talaga sila Mengay at Tisoy. Alam nyo po ba mga kaaldab, kukuha pa ako ng marriage contract ng dalawa. Nakakatawa, hindi po ba? Kasi sobrang bitter nila. Mahirap po talaga ang maging bitter forever, hindi po ba? Well, sabi ko nga po eh, bakit ayaw nilang tanggapin para lahat masaya? Napakasimple lang naman po, hindi po ba? Huwag na po silang mag-comment sa social media ng masasakit. Kumbaga, sabihin na lang nila, itong Aldab ay kakaiba sa lahat ng love team. Silang dalawa ay pinag-usapan, hindi lang dito sa ating bansa, kundi pati sa ibang bansa, ay naging trending yung dalawa. May mga pagkakataon mga kaaldab na sa sobrang saya ng Aldab Nation, eh talaga naman pong hindi may iwasan ng mga salitang laging lalabas sa mga mamis, sa mga titas, hindi po ba? Ngayon mga kaaldab, may isang video na naman po tayong pinakilig. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi buong Aldab Nation. Lalo pa siguro bukas mga kaaldab, hindi po ba? Yan po yung kagandahan. Kapag may ipagkukulang po ang Aldab, sila Mengay at si Tisoy, eh pinupuno naman po nila, hindi po ba? Ay pinapakita naman po nila yung kabuuan. Kumbaga nagkulang man kami nung Sabado, pero ngayon simula Lunes hanggang Biyernes, pupunuin namin yan. Pasasayahin namin yan. Lahat ng mga taong nagmamahal sa amin, lalong-lalo na po yung mga nasaktan na umasa, eh ngayon nyo makikita. At syempre literal pa,
Hindi lang yan video, mga Kaaldab, kaya sa susunod na video mapapakita ko sa inyo eh talagang napakaganda na kung saan, mga Kaaldab, eh kikiligin kayo. Kaya lagi po kayong tumutok dito para lagi po kayong updated. May mga pagkakataon naman po na hindi, pero sinasabi ko siya sa bungad pa lang na dahil nag-aanap pa tayo ng mga matibay at mga ebidensyang magpapatunay. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.